Hi guys, welcome to 5th Generation Hobby Shop. And shout out especially kay Sir Justado. Sir, welcome to 5th Generation Hobby Shop. And ito na po ang inyong unit, High Kappa T-Rex. High Kappa T-Rex with full automatic siya, no? So ayan, yung unit mo, sir. So by the way, sir, ito yung selector switch for semi and full automatic. So, pag inangat mo yan, semi-automatic. Pag binaba mo, full automatic. Okay, ito yung beaver tail safety. Ito yung manual safety. Yung hammer. Yung trigger. Serrations. Ito, serrations. Front and rear. Fiber optic sight. And front, rear, and front. Okay. Yung sa front, green. Itong sa rear, orange. Okay. Ayan, may markings pa siya, sir. Ayan, yung markings. Okay. So, disclaimer po, this is just an airsoft. Okay. Then, nakamagwell na siya. Okay. So, ngayon, I-check natin yung kanyang manual safety, no? Check natin yung kanyang manual safety. So, ang kanyang manual safety ay ito. No, so bago siya ma-activate, kailangan, sir, nakababa yung hammer. Ayan. Kasi pag hindi nakababa yung hammer, hindi mo siya masisave, ayan. Tigas. So, kailangan nakababa yung hammer. Then, angat yung safe. Okay? So, safe yan. Yan. Hindi po papalo yung hammer. Baba yung safe. So, naka-safety off yan. Papalo na siya. Okay? So, yung pangalawang safety features naman, sir. Ito. Beaver tail safety. Ito. Itong part na to, sir. Kaya gumagalaw yan. Kasi may purpose yan. May at functioning siya. Okay? Functioning po kasi yan. Ayan. Ganda ng unit, oh. May Kappa T-Rex. Picturean ko lang. Okay? So, itong beaver tail safety na yan. So, kahit lagyan natin ng magazine. Lagyan natin ng magazine. So, wala lang siyang bahala. Ayan. Pag kinasa ko yan, maglalock yan. Kasi wala siyang bahala, eh. So, pag binaba ko to, babalik yung slide. Ngayon, pag itong beaver tail safety na yan, o yung natawag lang grape safety. Grape safety. Okay, sorry. Yung beaver tail safety na yan, pag hindi siya engaged, kalabitin mo siya, kalabitin mo man, yan. Hindi yan puputok. Hindi siya puputok, di ba? Kasi, hindi engaged yung beaver tail safety. Ngayon, pag diniinan ko yan, check muna natin baka kasi may bala. Pag giniinan ko yan at kalabitin ko, ano? Diba pumutok siya? Nag-open slide siya kasi walang bala. So, may function siya, sir. So, kailangan madidiinan mo siya bago siya pumutok. So, kunwari, ang hawak mo ganito, yan, ganyan yung hawak mo, and then papuputokin mo siya. Hindi yan puputok ko, yun. Diba? Kahit anong kalabit mo. So, pag ginawakan mo, dapat ganito. Yan, automatic kasi yan, madidiinan mo yan. And that's the time na pwede na siyang pumutok. Ayan. Okay. So, functioning, gumagana po ang beaver tail safety at gumagana rin yung manual safety. Okay, maganda ang T-Rex. Bestseller namin tong T-Rex, eh. Ayan. So, naka-fiber optic ka na, maganda ang forma. Yung iba, nilalagyan nila ng buffer. So, so papakita ko pala sa inyo kung paano siya babaklasin. Ano? Kailangan walang magazine. Pag babaklasin nyo, kakasan nyo muna, and then, eto, isi-center nyo lang siya dyan. Yan. So, once naka-center na siya dyan sa notch na yan,
Yan yung may butas na maliit, no? Hindi dito, no? Hindi itong malaki. Yan, may butas na maliit na yan. Ito, ito. Yan. Once naka-center na siya dito sa slide stop, slide release, yan. Pigilan nyo. Yan, pigilan yung ganyan. Then, sa kabilang side, itong pin yan. Ito, ito. Ito. Pindutin mo lang yan. Hindi inan mo. Para umangat yung, yan. Umangat yung lock. Slide stop, slide release. Yan. Then, yun. Baklas mo na. So, yan. Nababaklas din yan lahat. Ito, barrel. Yan. Nababaklas yan lahat. Kung pag gusto nyong lagyan ng lube, yan. Kung gusto nyong mag-avail sa amin ng lubricant, available din sa shop. High grade po ito. Yung all clear. So, ito po yan nalagyan ng lube. Ito. Yan. Part of the maintenance kasi yan. Kailangan nilulub din natin yung ating unit. Kasi pag tuyong-tuyo yan, pag ginamit natin yung slide, matigas or maganit. Yan. Dito lang na part na to yung ilalagyan natin ng lube, sir. Okay, so hindi pa po ito kasama, sir, no? Sold separately pa po itong lube. Alam, lagyan ko na siya ng lube para condition yung ating unit. So, pagbabalik ko, papasok mo lang siya dyan. Itong part na to, papasok mo siya dito. Tapos, isi-sentro mo lang din ulit. Yun sa dati. Balik mo to. Ayun na. Ayun. Salat lang natin yung lid. Okay, so ito, ito pala. Ang nilalagay po dito, silicone oil. Silicone oil. Ito ko sa inyo. Ito yung silicone oil. Ito yung magsisilbing sealant. Ito yung magsisilbing sealant sa mga o-ring dyan. Okay, sa mga o-ring. Dalawa kasi ang bulb na to eh. Yung inlet, yan. Yan yung bulb. Tsaka ito yung isa. Outlet. Yan yung magsisilbing sealant ng ating mga o-ring. Ang mga o-ring yan. Yan. Lagyan nyo lang siya. Patakan nyo lang. So, kung wala pa kayo nito, may available din sa shop. Okay, pwede rin kayong mag-avail. Okay. O, tulong po kasi yan. Tulong yan sa mga o-ring natin. Okay. And then, paglalagyan nyo pala, sir, ng gas, ganito po. Sa lalo sa mga newbie, inverted position, yan. Then, pasok, and then, press. 1, 2, 3. Tatlong segundo lang. Matipid si T-Rex, malakas eh. Matipid sa gas. Okay, so meron siya kasamang back plate. Itong plate na to, sir, magagamit nyo to kapag lalagyan nyo ng red dot sight. Katulad nito, ayan, naka-display. Yan. Yan yung mga red dot sight. Okay, pwede nyo siyang lagyan ng red dot sight. Kaya meron siyang back plate. Kasi itong rear sight na yan, natatanggal to eh. Ito yung ipapalit dito, yung back plate na to, ito ilalagay, then papatong mo dito yung red dot sight. Okay, so itago nyo itong back plate, sir. Para kung gusto nyo bumili ng red dot sight in the future, yan yung red dot sight na yan, pwede mo siyang lagyan. Okay? Then pwede mo rin siyang lagyan ng flashlight. Flashlight, pwede mo rin siyang lagyan ng tracer. Alam mo yung tracer, yung pagbabaril kayo sa gabi, yung umiilaw, kala mo nagbubuga ng apoy. Tracer unit po ang tawag doon. Kaya may thread siya. Pwede mo siyang lagyan tracer unit. Available din sa shop yun. Tracer unit. Yung mga attachment nito. Yung flashlight. Yung red dot sight. Kung gusto nyo pagandahin pa yung unit nyo. Eh, yun. Pwede mo siyang lagyan ng mga attachments. Okay? And then sir, ito yung gas no, na free. Yan. Number 12 standard. Actually, meron pa tong number 14 na. No, yung pinakamalakas na gas. Na ginagamit din sa pistol. Number 14. And then, 0.30. Okay? 0.30. Okay? So, ngayon, sir, Sir Justdado, magte-test for tayo ng iyong T-Rex. Okay? Magte-test for tayo. Okay, Sir Justdado, sir, test for tayo, sir, ng unit. Oh, ayan. So, unahin muna natin i-test yung semi-automatic.
Hat mo lang yung switch. Okay. Ready to fire? Firing. Okay, semi-automatic yun. Ngayon, baba mo lang yung switch. Full automatic yan. Rapid firing. Isang kalabit lang, ilalabas niya, uubusin niya lahat ng bala. Okay, firing. Wow. Sarap. Pero wag na lang natin ibababad palagi sa full auto. Okay, so semi-semi lang. Then, kung gusto mo full auto, paminsan-minsan. Okay. So, ayan, sir. Justado. Ganda ng unit mo, sir. Release mo lang magazine. Pagka ganyan, nag-lock na siya. Release mo yung magazine, no? Ayan, release magazine. Then, ayan, wala na siyang bala. So, just like sa mga tunay na barrel, diba, nag-lock siya pag walang bala. So, check natin kung may gas pa. Okay, may gas pa. So, pwede pa kayo mag-reload. Okay, so, pag nag-open slide siya, sir, ang gawin nyo lang, alalayan nyo yung slide to, alalayan yung slide, then, baba mo to, itong slide stop, slide release, yan, and then, bitiw. Okay, hammer down. Okay. Okay, sir, just dado. Thank you, sir, for choosing 5th Generation Hobby Shop. If you have more questions, sir, message lang po sa aming page, 5th Generation Hobby Shop. Okay na po yung unit nyo, sir. Thank you, and God bless po.